Magandang tanghali po sa inyong lahat, mga minamahal namin taga-subaybay. Welcome po dito sa ating studio mula sa Calacang, Maynila, sa El Salde Broadcasting. At syempre po, ngayong araw na Agosto 20, 2021, ay meron po kaming sorpresa sa inyo sapagkat meron po kaming bagong tambalang gapo na pinangungunahan po ng ating katambal na si Kajerry Gamez. At ang inyong lingkod, Mel Elizalde. Mabuhay po sa sambayan ng Pilipino, mga mabubuting Pilipino sa Tita Mel. Yes. Salamat. Tayo ay maglulunsad ng kauna-unahang broadcast ng ating tambalan, Gapo, Walang Kontrahan. Paliwanag mo nga kung bakit napili natin ang title na Gapo. Okay, dahil alam naman po natin, lahat ng Pilipina ay magaganda. Wow. Gandang Pilipina. So, para sa magagandang Pilipina yan. Thank you. At syempre, yung mga poging Pilipino na katulad ng inyong lingkod. So, usapan natin, walang kontrahan. Yan. Okay, kaya gapo, okay, walang kontrahan. Yan. So, bakit gapo? Dahil ganap na positibo. At galing at posible. So, wala po tayong pag-uusapang negatibo dito. Puro pa pa good vibes. Ang ganda. Oo, kaya yan ang kailangan natin ngayon. Napili nating paksa ngayon ay yung magagandang balita. Yan, talagang dapat ngayon ang gagawin nating mga Pilipino sapagkat ngayon tayo ay nasa ilalim na ng isa sa mga pandemya, maganda po, pandemya, ay kung saan nalulungkot ang mas nakararami natin. Kailangan mapasaya natin. Yes. Mabigyan ng inspirasyon. Diba? Importante yan, Kajerry. Bawal na muna yung mga siraan, yung mga negatibo, yung pangit natin pinabalita. Kailangan yung mag-i-inspired sa bawat isa. Yes, tumahimik na kahit tumigil na ng mga kachichismis at paninira. Yan. Sapagkat ang ating pong programa ay para mabigyan kayo ng kasiyahan at siyempre katahimikan ng damdamin, di ba? Kabayani, Jerry? Yes! Gapo! Okay? Dahil tayo gusto nating magkaroon ng magandang balita, okay? Yung pag-uusapan natin, and then yung mga papuri sa mga dapat papurihan, magbigay ng pag-asa, at magkakaroon din tayo sa mga susunod na segment ng mga vlog para sa mga magagandang nangyayari sa loob at labas ng bansa. At syempre po, yung mga positibong nangyayari sa buhay natin, yung mga magagandang ginagawa ng iba nating mga kababayan, yung mga, sabi nga natin nagpapakabayani, yung mga tumutulong sa mga walang makain. Ako maraming kakilalang ganyan. Talaga. Diba? Naalala mo yung sumikat na yung namimigay ng, ng pantry. Ano ang tawag doon dito? Community pantry. Yes, sumikat medyo, yun. Pero ang masama ay medyo minasama pa. Pinulayan. Ang hirap sa politika laging may kulay. Binigyan pa ng kulay. Pero bago tayo makalimot, kabayan ni Jerry, alam po natin na malapit na tayong yung ating pong mga bayani. Yes, natin, sapagkat magkakaroon po tayo ng sa August 30. Yes, aalalahanin natin. Kaya mamaya, pag-uusapan natin yun. Kasi ang topic natin ngayon ay magagandang balita at pagpupugay sa ating mga bayani. Tita Mel, ganito po. Gusto lang akong itanong sa'yo dahil alam mo naman, kamakailan lamang ay talagang nag-uumapaw ang kaligayahan ng bawat Pilipino. Bakit? Nagwagi. Yes, 97 years bago tayo nagkaroon ng unang champion. Ginto. Opo. Okay. So, sino-sino ba yan, Tita Mel? Ito, talaga namang dapat po nating papurihan at ito'y napakagandang balita. Siyempre, ang ating nagwaging ng bronze ba? Si Hidelyn Diaz. Gold, si Hidelyn Diaz. Mabuhay po kayo. At siyempre, isang malaking karangalan. Yes, kauna-unahan sa 97 na taon. Ang tagal, biro nyo yan. Tita, sino ba yung nakadalawang silver? Sino to? Si Nesty, sino Nesty? Nesty Petasio. Ano? Petasio. At saka si Carlo Paalam. Silver medalist. May humabol pa rin si Yuner Martial. Yuner Martial. Ayan, yun bronze. Okay. Well, yan po ay isang kasiyahan ng ating
bansa. Oo, karangalan. Yeah, tapuri-puri. At meron po tayong aabangan muli. Yes, bukas, no? Yeah, bukas na. Oo, laban ng ating pambansang Kamao. Ipagdasal po natin sapagkat pag siya'y nanalong muli, karangalan alam natin muli. Mananalo siya. Napakalaking karangalan dala-dala niya sa ating bayan. Kumbaga, titingalay na naman tayo ng iba't ibang lahi. Makikilala na naman tayo. 139 bansa nagkalat ang Pilipino. Kaya nga, diba? Sir. Kaya malaking papel yung ginagampanan nating mga Pilipino sa iba't ibang bansa at nakikilala na ang mga Pilipino. Exactly. Tsaka isa pa, pagka siya nanalo, hindi ba ito ay kaakibat ng isang mas higit pa sa Oo, diba? Sapagkat watawat ang nakataya. Yes, ang ating watawat ng Pilipinas. Ngayon, tita, sige, dahil pag-uusapan natin yung mga magagandang bagay na yan, ay natutuwa pa rin tayo kahit papano ay naibsa na yung hanggang ngayon, no? Yes. Ngayon na lang yung ECQ. At pagtawid ng araw ng bukas hanggang katapusan ay bumaba siya sa MECQ. Okay, modified. Yes. Sabihin, mas maluwag ng mas konti, maluwag na. Pero hindi po nangangahulugan doon na kampante na tayo. Kailangan pa rin, Tita Mel, na kailangan. Ingat ang face mask. Mm-hmm. Tayo kaya, Tita, yung nagpe-face mask. Ilagwat naman tayo. Tsaka lagi naman tayo magkasama. Okay? So, mag-iingat tayo. And then, face shield, social distancing, and then, syempre, hugas ng kamay. Malusog lagi ang ating katawan. Sapagkat ang mga kinakain natin ay maayos. Yes, at iwas bisyo. Okay. Now, bago natin discussin yung pag-usapan, yung napakagandang importanteng paksa natin, yung pagpupugay sa mga bayani, yes, hayaan mo munang i-introduce ko itong napakagandang aklat ng aking kaibigan, si Attorney Alex Lacson. Ito po ang 500 Years Without Love. Okay. The story of a family caught in their country's worsening social cancer. Mm-hmm. So, sinasabi po noon, nung pagkakataon ng pambansang bayani na may cancer sa Pilipinas, sa lipunan, hanggang ngayon po ay nangyayari. Kaya, maganda pong mabasa natin itong libro na ito para sa ating lahat, but particular sa mga kabataan. Yes, Tita Mel, naalala mo ba yan? Sabi mo, di ba, nagturo ka ng knowledge. Anong year yung tinuturoan natin? Third year and fourth year, tinuturo po sa third year ang knowledge ni Tangere diba? At El Filibusterismo. Sinasalarawan doon ang lipunan natin yes, noon. So the same thing, ito pong ano natin, ito pong ating aklat ay maglalarawan din ng kasalukuyang nangyayari sa ating bansa. Dahil, alam nyo po, nakakalungkot, dahil nasa sitwasyon tayo ng pandemya, pero tayong mabubuting Pilipino ay kailangan pa rin mag-promote ng inspirasyon. Kaya, tingnan nyo po sa mga bookstore ito at pwede nyo pong ipanregalo. Kailangan po nating maparami ang mga Pilipinong nagmamahal sa kanyang bansa. Dahil, dapat. Alam mo ba, Tita Mel, nasabi ko na sa'yo dati, ano ba yung pinakamalaking problema ng ating lipunan since na tayo pinanganak? Wala tayong iba, pagmamahal. Yan ang ating patriotism ay halos nawawala. Ng tunay na pagmamahal sa bayan. Yes. Yung iba sang uso lang, pero sa isip, sa salita, at sa gawa, wala. Ay kaya ako nga, pati pananamit Kaya ako bilib kasi tayo, gusto Jerry, natin na mapalaganap ang patriotism. So, kaya nga ngayong araw, Jerry, kabayan ni Jerry, ay nais kong buhayin ang mga salitang binitiwan ng ating mga national heroes o yung ating mga bayani ng mga nakaraan. No? Sa kanilang mga salita na binitawan, ay ito ay nakikintal sa ating isip at syempre magbibigay ng napakagandang inspirasyon. Kaya ito, isa sa mga sige, tita, sa aking himay-himayin natin. Okay. Ito ay napakaganda sa akmang-akma sa ngayon. Ano? Pakinggan po natin lahat ito. Sa buhay na ito ay hindi ang mga salarin ang lalong lumilikha ng puot, kundi ang mga taong marangal. Wow, pakipaliwanag mo nga, Tita Mel. Napaka ano yan, ha? Totoo po. Masakit man pong tanggapin o sabihin nating totoo ito, malamang at totoong nangyayari po. Hindi po ba nakikita natin sa ating ngayon, sa ating paligid,
na hindi po ang mga ordinaryong tao ang nagiging salarin, kundi mm-hmm. yung mga marurunong na tao oo. Na kung saan, para tayo bang sinasakal at inaapi. Huwag naman po sanang ganun. At sila, pagkat sila'y nasa katungkulan o whatever, wala naman po tayong sinasabing pangalan. Subalit, kayo po ang magbibigay ng mga inyong sariling paniniwala sapagkat alam natin na ang kasabihan ito ay nangyayari. Ito po ay sinabi ni Elias. Kung silala nyo si Elias sa No Limit Anghire, isa po siyang patriotismong tao. Patriotiko. Mm-hmm. Kaya kabayanin, Jerry, pagpatuloy mo. Iyan, nakakalungkot. Mm-hmm. Ano po, dahil may mga kinikilala mm-hmm. tayo at sinasaluduhan mm-hmm. at sinasabi pa ngang honorable. Honorable. Pero may pero mga... dishonorable naman pala. Pagbuna at may mga nababalitaan tayong mga nangyayaring nakakasama ng loob, nakakasakit, lalong-lalo na na marami naghihirap sa atin. Ngayon tayo nasa gitna ng pandemya. Alam mo, Tita Mel, kaya yung patriotismo na sabi ko sa'yo, di ba? Dahil sa ibang bansa, sa Japan, nachichismis pa lang. Minsan nagpapakamatay. Papakamatay na. Harakiri na. Oo, dahil sa kahilingan. Eh dito sa atin, napapatunayan na eh. It nabuboto pang muli. Opo, nagagalit. So wala tayong mention pangalan, pero nakikita ano niyo sa social talagang media. Pagkira. Oh, di ba? Sa mga balita ngayon, particular yung tungkol sa mga pondo, yung mga napabawasan, nadadagdagan. Matalino po tayo, kayo po ang magsuri at sana po ay gusto natin na lumabas yung katotohanan dahil sabi nga yun ang magpapalaya sa atin. Pero napakasakit sa kalooban ng ating mga mamamayan. Yes, lalo-lalo na. Marami naghihirap. Yeah, naghihirap. Sobra na ang ating ekonomiya, sobra nang bagsak. At hindi lang ang ating ekonomiya, ang buong mundo halos. Mm-hmm. Diba? Pero let us be concerned sa ating sariling just bayan. Just imagine, no? Mga mararangal. Oh, kaya nga. So, dapat yung mararangal na yun, yun yung nagiging modelo natin. Yeah, at nagtuturo ng maayos. Oo, pero nagiging inspirasyon. Pero sila nagiging ehemplo sa kung saan paggawa ng hindi maganda. Nakakalungkot at nakakasakit. Ako, talaga naman, kumbaga, hindi lamang po tayo ang nahihiya, kundi ang kahihiyang ating tinatanggap ay talaga namang pati sa ibang bansa. Opo, nakatingin sa kasi atin ng mundo. Lahat ay pinag-uusapan. Kaya nga. Ipanalangin natin. Kaya nga. Kaya, bumuti ang ating bayan at magkaroon tayo ng tamang mga namumuno. Iyon ang talagang dapat. Ano, kaya, ano, ganun pa man, pinagdarasal natin sila na sana ay hanggang hindi pa huli ang lahat ay mamulat na sila. Mm-hmm. Kung talagang sila ay nagmamahal sa ating sariling bayan. Yan. Tama, Tita Mel, dahil yung mga pambansang bayani natin, hindi lang pambansang bayani, kahit yung mga maliliit na pangalan bayani, lahat yan ay nag-alay ng buhay. Yes. Hindi para sa kanyang sarili, kundi para sa bayan. Oo. Kaya nga, bayani. Ano ba, Tita Mel, ang ibig sabihin ng bayani? Papaliwanag ko. Sige. Lang, bayani. Bayan-ani. Ibig sabihin, bayan ang umaani. Sa ginagawa ng isang bayani, maliit man o malaki, inaalay nilang buhay, ibinibigay ang sarili, lahat ng para sa bayan, kinakalimutan ang sarili. Sino ba nakikinabang? Pamilya nila o ang mamamayan Pilipino? Oh, pangkalahatan. Tayong mga Pilipino ang umaani. Kaya bayan. Bayan ang umaani. Napakagandang pagpapaliwanag yan. Ano? Napakaganda at talagang kitang-kita mo ang katotohanan. At alam mo naman, Jerry, Tita Mel, si ang pambasambayan natin, si Jose Rizal. Papakilala ng encouragement sa inspiration. Ang ating pambasambayan ng Dr. Jose Rizal ang siyang sumulat ng pinaka-nobelang kilala, hindi lamang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. In fact, alam niyo po ba, siya ay merong anong tawag dito? Meron siyang monumento sa iba't ibang bansa na isang karangalan para sa atin, di po ba? Mm-hmm. At siya ang sumulat ng ika nga po yung nobelang No Limit Anghire at El Filibusterismo na kung saan ay binahagi niya sa kaalaman ng lahat ang mga tunay na nangyayari noong panahon ng Kastila. Siya po ang matapang na nagsiwalat ng lahat. Mm-hmm. At Tita Mel, alam mo, hanga-hanga tayo dyan. Bagamat pinagdedebatihan kung si Bonifacio, pareho silang pambansang bayani. Dahil mapayapang pamaraan ng pagbabago ang nilalaban ni Jose Rizal. Totoo samantalang yung mamaya naman, ay didiscuss natin ay sa pakikihamok upang ipaglaban ang ating kalayaan. At sa punto na yon ay... gusto nating hinga natin ng konting pahayag o
sawikain ng isang pambansang bayani din natin ang ating kaibigan, dati itong kagawad at leader ng kabataan, si Kuya Melvin Macanit ng Sampaloc, Manila. Oh, well Kuya Melvin, may babahagi ka ba? Oh, sige. Oh, dito ka muna, saglit. Magandang umaga sa inyo, magandang tanghali, Luzon, Visayas at Mindanao. Lalo-lalo na sa mga nakikinig at nanonood sa Facebook. Para po sa inyo, Ginang Elizalde. Okay. So, babasahin ko ang isang quote buhat kay Andres Bonifacio. Ang pagsusumikap at pagpipilit na kumita ng ikabubuhay ay nagpapahayag ng tunay na pagmamahal sa sarili, sa asawa, anak, kapatid, at kababayan. So, yan po ang matalinghagang sinabi ni Andres Bonifacio. So bigyan lang natin ng ng isang malawakang detalyado ang kasabihang ito. So may mga bayani, hindi lang kasi ang bayaning mga namatay na, no? Na ito po ay bayani na rin ituturing natin yung mga magulang natin. Tama na yun. Nagsusumikap para magtrabaho para sa kanyang mga anak. Very good. Tama, no? Yan. Ang bayani kasi hindi lang ang bayani na masasabi mong na nakakahon, no? May mga bayaning buhay na nagsusumikap magtrabaho, like OFW, ang mga bagong bayani natin. Talaga. So, ang bagay na sinabi nito ni Andres Bonifacio, ang siyang masasabi nating nakaangkop doon na ang pagsusumikap at pagpipilit na kumita ng ikabubuhay ay nagpapahayag ng tunay na pagmamahal sa sarili. Totoo yan. Kapag nagkaroon ka ng pagsusumikap sa bagay na yon, may i-share mo yun sa anak mo eh. Talaga. Sa asawa mo, sa kapatid, and the rest sa mga kababayan mo. Kumbaga, share the blessing, ika nga. Tama. Diba? At saka sinasabi, pagka nagsusumikap ang isang tao, hindi lamang para sa kanyang sarili, sa kanyang mga minamahal sa buhay, kundi sa bayan, sa kabuuan. Sapagkat, ang isang taong walang pagmamahal sa bayan, ay hindi, walang pagsusumikap, ano kanyang magiging, ano kanyang bahagi na maibigay para sa bayan. Kung siya sa sarili niya ay wala siyang kabuluhan sa kanyang pamilya, sa kanyang sarili, sa komunidad at sa kabuuan ay sa kanyang bayan, ano ang katuturan para siya ay nabubuhay? Sapagkat tayo ay nabubuhay, hindi lamang para sa ating sarili. At saka para kumain lang. Hindi, hindi tayo nabubuhay para kumain lang. Marami pong tayong mga bagay na dapat obligasyon sa ating kapwa, sa ating sarili, sa ating bayan in particular. Kasi yan po ang yan ang importante, sapagkat kapag ang isang tao ay nagmamahal sa sariling bayan, eh wala tayong problema. Yes, okay. Okay, maraming salamat. Salamat ka Kuya Melvin sa inyong ibinahagi at mga susunod na programa. Sana magkaroon ka rin ng programa. Abangan namin yan. Abangan natin. Pagpalain ka. So, gusto ko lang pong pasalamatan ng Elizalde Broadcasting sa pagbibigay ng pagkakataon sa paglulunsad ng programa na ito. Ang gapo, tambalang Mel at Jerry, walang kontrahan. At gusto ko rin batiin si Attorney Alex Lacson. Okay? Si Ron Monsayak. At syempre po yung pambansang Kamao. Magkasama sila ngayon. Good luck po sa laban ninyo sa araw ng bukas. Ang sambayan ng Pilipino po, lahat ay umaasa sa inyong tagumpay. At nagdarasal. Yes, nagdarasal po kami. Lahat para sa tagumpay ninyo, para sa ating inyong bayan. Bansa. Okay. Okay, para sa isang watawat. Ngayon po, gusto ko pong dagdagan yung sinabi ni Kuya Melvin kanina, yung tungkol po sa kabayanihan. Ito po yung sinabi ng ating pambansang bayani, Jose Rizal, napag-usapan na natin kanina, si Andres Bonifacio. At ito yung nais kong ibahagi dahil ito yung isinasabuhay ko. Ang sabi po niya, aling pag-ibig pa ang hihigit kaya? Sa pagkadalisay at pagkadakila, gaya ng pag-ibig sa tinubuang lupa. Wala na nga. Wala. Walan. Okay. Napakaganda. So, napaka-inam yung mga salitang binitawan niya. Parang hamon sa atin. Aling. Aling pag-ibig pa. Pag-ibig pa. Oo, Tita Mel. Kasi, siyempre, iba yung pag-ibig natin sa Diyos. Iba yung pag-ibig natin sa kapwa.
iba yung pag-ibig natin sa ating pamilya. Sa ating pamilya. Meron din naman pag-ibig na napakahalaga kasi ito yung para sa bayan. Alam na natin na kung ano yung mangyayari sa bayan, apektado tayo. Ayan, dito tayo nakatira. Tama. Kaya ini-encourage ko, sabi ko sa aking mga talumpati at mga encouragement sa mga kabataan, huwag niyong kakalimutang isama sa inyong mga pangarap ang ating bansa. Bansa. Yan dahil kung lahat tayo ay nangangarap ng kabutihan ng bansa, uunlad ang ating bansa. At wala na tayong problema. Yes, oo. Kaya mapipansin ninyo po yung lahat ng bansang mga patriotiko, Korea, Japan, Germany, US, Latin, Malaysia, China. So lahat yan po ay nagmamahal sa kanilang bansa. Eh, kahiya-hiya naman kung tayo mga Pilipino, eh ibang lahi o ibang bansa yung ating mamahalin. Kung niyayakap. Sabi nga eh, sabi nga nung anak ko, eh, shame on you. Okay? So, mahiya naman tayo sa ating mga sarili at sa mga sa ating buhay. So, aling pag-ibig pa? Anong tinutukoy ng ating bayaning God Andres Bonifacio? Alam mo, Tita Mel, di ba? Tubong tondo. Oo, taga-Maynila. Kaya proud na proud. Gusto nating babatiin ang mayor natin. Si Yormi. Yes. Oh, sana po gumaling na kayo. Nananalangin po kami sa inyong pagalingan. At saludo po kami sa inyong ginagawa sa mga mamamayan ng Maynila. Ayan. So patuloy po kaming nananalangin sa inyong kagalingan at syempre po yung mabubuting bagay na ginagawa mo para sa mga Manilenyo. Sana po tuloy-tuloy 'yon. Mabuhay po kayo. Mabuhay po kayo, Yormi. Ngayon po August 30 ay isinabatas araw para sa pag-alala natin sa ating mga bayani. Walang pasok yan, Tita. Oh, ano yan? Naka-red yan sa Yes, oo. Nabanggit ng ating kaibigang Melvin kanina yung sa iba't ibang bayani. Okay? So, OFW, Tita, di ba? Tinuturing yes, din nating din, bayani. Okay. Napakalaki ng kanilang nagagawa sa alam ating mo, ekonomiya. Ikaw ay guro. Bayani ka rin. Salamat. Oo. Lahat po ng mga teacher, saludo po kami. Bayani din po. Salamat. Kasi kung wala kayong mga naglilinang, wala kayong nagtuturo, wala kayong naggagabay sa mga kabataan natin. Paano tayo? Paano tayo? Sapagkat paglabas ng mga bata sa kanilang mga tahanan, papunta sa papaaralan, yan ang kanilang second home. Tama po. At alam mo, ang mga guro, mabalik tayo sa mga guro. Dahil, sabi nga, yung mga tinuturoan nila ay mas minsan humuhusay pa sa kanila. At mas yun. Nagiging maunlad pa ang buhay. Ganun po talaga ang mga bayani. Na naaapi ng konti yung sarili nila, pero iba po yung nakikinabang. Yes. Bayani. Bayan nga po ang umaani. Kaya po, saludin hindi tayo sa mga guro. Sino pa yung mga tinuturoan natin? Yung mga jeepney driver. Oh, mga jeepney driver. Kasi hindi tayo makakarating. Kaya, hindi naman tayo lahat eh mayamang may sasakyan, yeah, di ba, Tita? Ordinary workers. Yes, oo. At sino pa? Lalo na sa panahon ngayon, Tita. Kilala mo sila. Yung mga polis. May mga polis, may mga sundalo, pero higit pa diyan, pandemic ngayon, Tita. Ano yun? Di ba? Mm-hmm. Yung mga frontliners. Frontliners natin, sapagkat kung hindi po sa kanila, paano na po tayo? Dito ba? Kaya dapat ho binibigyan pagpapahalaga talaga sila at kung pwede nga po mabigyan sila ng hindi lamang pagpupuri kundi talagang ayuda na maayos. Mm-hmm. Ba? Kasi yun po kung totoosin ay hindi pa sapat para sa kanilang ibinibigay na tungkulin yung kanilang buhay ay tinataan nila para lang dyan. Dito ba? Sa paglilingkod sa mga may sakit lalo na ngayong pandemic. No? Yan. Okay, so ang pagmamahal sa bayan ay maraming kaakibat yan. So una, yung pagganap natin ng tungkulin, yung simpleng pagtatapo ng basura. O, naalala ko yung aklat ng aking kaibigan sa attorney Alec Lacson, no? 12 little things that every Filipino can do to help our country. Ano yan? Ayan, yung pagkakalat. Disiplina. So kailangan huwag tayong magkakalat. Kahit maliit na sabihin natin, balat ng Kent. Kung isang milyon kayong naglagay, kaya nagbabara, Tita. Kaya nga naalala ko yung news natin nung nakaraan na nakalagay sa pahayagan
na sa darating na mga siglo ay mas marami pang basura sa dagat kesa sa isla. Nako, wag naman kung saan nangyari. Tapos may climate change pa yan, tayo. Kaya nga nagka-climate change because of that. Kaya iba na yung nature natin nagagalit sa atin. Oo. Okay, so balikan natin ano pa yung mga pwede natin. Yung disiplina, pagbabayad ng buwis, yung pag... tulong doon sa mga nangangailangan. Kaya muna, gusto ko lang linawin. Yung pagbabayad ng buwis, importante po yan kapag tayo po ay may hanap buhay. Tama. Kasi po, kailangan natin ng ating ng pondo ng gobyerno. We should share mula po sa ating lukbutan. Dahil kailangan natin yun. Dahil dito tayo nakatira sa Pilipinas, atin po ito. Kaya wag po tayong magdamot sa ating pagbabayad ng buwis. Na kung saan diyan ginagastos, diyan nagmumula po yung mga gastusin natin, no? Kung hindi tayo magko-contribute diyan bilang isang workers na magbabayad ng buwis, saan tayo? Diba? Mm-hmm. So, ang ganda ng ating paksa sa mga susunod nating pagtalakay bibigyan natin ng pansin yung mga OFW. Yes, kasi akala lang natin, yung mga pamilya natin, masaya, masarap ang buhay, nagpapadala, pero hindi sa likod niya, ng pilon. Sabi nga, ang dami rin hirap. Mas maraming hirap at mga dakila talaga may sila. May mga nagagahasa, may minamaltrato. Yes, yun lamang malayo ka sa iyong mga mahal sa buhay. That is already a very, very, bad experience. Kalungkutan. Pero sabi nga, bayani, tinitiis nila. Kaya nga, tinitiis dahil sa marami nilang mga dreams para sa kanilang mga... Tita, bago ko makalimutan itong mga kaibigan ko, mga kaklasiko ito dati sa PSBA, si Attorney Gerald Jacob, si Jude Sermonia, sina Bong Padilla, sina Judge ito, Arvin Balagot. At siyempre pa, si Milo Celeste. Alam mo po, kahit yung aming eskwelahan ay pang-komersyo, pero yung sinimula naming organization doon, yung lakas ng mag-aral at saka kamag-aral, ay nakapag-produce kami ng tatlong abogado. Ba, okay. Tapos nila ng business course, pero dahil talagang gusto na rin makatulong, and then may isa pang judge. No, sino yan? Judge? Yun, si Judge Arvin Balagot, taga Kidapawan, Cotabato. Talagang naglilingkod ng tapat tunay para sa bayan. Well, at alam mo, meron pa rin isang kaibigan ko, si Romeo Bautista, naging piloto. Ang galing yan, pero business course. Sabihin, parang sinasabi mo sa akin, business course ako, pero magaling ako magtula sa wikang Pilipino, sa ibang larangan. Yan po si Kabayani Jerry, dahil, no? Binigyan tayo ng Diyos ng dunong talent, ibahagi natin. Yan, ang maganda. Okay, and whatever even the word of God, binabahagi natin. So, gamitin natin yun kasi yung talento na yun, pag binawi sa atin, wala na. Wala na tayo. Kaya ako'y humahanga kay Tita Mel despite of her ages. Nandun po yung ano niya, yung passion. Nandun yung kanyang pagmamahal sa bayan, sa kanyang profession, binabahagi niya kahit maliit na kaparaanan o malaki, nagbibigay siya ng tulong sa mga kabataan, tinitrain niya, binibigyan niya ng pagkakataon na kahit talagang medyo siyempre sumasakit ang bulsa, pero nandyan ang Elizalde Broadcasting sa pamamagitan ng Tita Mel. So, maraming salamat. Salamat po muli sa Elizalde Broadcasting. Okay. Now, gusto ko sanang tumula, Tita Mel, bago matapos sa aming programa. Hindi ako sanay umawit, pero sabi ko nga, magaling po itong si Kabayani. Marami akong awit na alam, pero hindi buo. Dalawa lang ang alam kong awit. Ito yung lupang hinirang at saka yung bayan ko. So, hayaan yung i-share ko sa inyo. Ito, patapos na yung ating programa. Sa lahat po sa mga tumangkilik na nood, i-share lang natin. At sa next week, 3 times a week na po tayo. Okay. Sa may bahay ko at kay Aliana, Ann Gámez at saka Hannah Gámez, mabuhay kayo. Okay, so ito po ang aking awit. Ang bayan kong Pilipinas, lupain ng ginto't bulaklak, pag-ibig ang ta kanyang palad, nag-alay ng ganda at dilag, at sa kanyang yumi at ganda,
Tayuhan ay nahalina, bayan kong binihag ka, nasadlak sa dusa. Ibon mang may layang lumipad, kulungin mo at umiiyak. Bayan pa kayang sakdal dilag, ang di magnasang makaalpas. Pilipinas kong minumutya, pugad ng ganda at galita. Ating adhika, makita kang sakdal laya. At dito po, nagtatapos ang ating programa, Tita Mel. Okay, thank you very much. Elisade, maraming maraming salamat po sa bayan ng Pilipino. Mabuhay po kayo. Bukas, manood po kayo ng laban ng ating pambansang yes, Kamao dito po sa Pilipinas, Linggo. Yan, Linggo po. God bless us all! And don't forget, we love you all. Yes. Bye-bye. Bye-bye.